Tayo lang naman bukod tangi sa mundo, no? Ang may konsepto ng utang na loob. Utang na loob? Equivalent definition yan sa English. Imagine kung i-insert mo yung konsepto ng utang na loob. Utang na loob? Kahit anong business, ipasok mo yung utang na loob, sira. Sisira. Kasi hindi sila nagde-demand ng utang na loob. Utang na loob? Naman sila eh. Trabaho nila yun. Biglang naningil yung mga tao. Doon nagkagulo. Very destructive yung utang na loob. Utang na loob. It's a weapon to put people in their places. And what is worse is that it invalidates all the achievements of the person. Because, if not for me, kampanan sa lipunan at mundong ating ginagalawan. May sariling mundo ang mga Pilipino. Layunin natin magbigay ng kakaibang pananaw sa mga isyung kinakaharap natin sa loob at labas ng ating tahanan at bayan. Hopefully sa ating proseso, mas makilala natin kung sino nga ba ang tunay na Pilipino. Bago magsimula, paumanhin sa aking timbang. Tumataba tayo kasi 2022 was not a good year for me. Year of the Tiger pa naman. Oo, nilapa ako ng tigre last year. So pagkain yung naging source of comfort ko. Kain ng kain. Ang problema sa kung food ang source of comfort mo, pagtapos na yung unos, pagtapos na lahat, no? Hindi mo na mabalik yung dating appetite mo. Lagi kang gutom. So, tignan natin. Well, anyway, ang topic today, napakahalaga. Kung masosolve natin to, o masosolve natin lahat ng problema ng bayan. It has everything to do with economy, sovereignty, gas prices, and the sanity of our country. Ang topic today ay walang iba kundi Liza Soberano and the toxic Filipino culture of utang na loob. Utang na loob. Utang na loob. People come from different directions, so expect different interpretations. Because people process differently. Diba? Pero dahil ako ang bangka dito, simulan na natin. Tara, kape! Bayad ko dyan sa paggawa ng jingle. $1. Okay, so here is how I process the news about Liza Soberano. No? It boils down to utang na loob at kahon. Number one, kahon! Nakahon naman talaga si Liza. Kahit saan may kahon, hindi lang sa Pilipinas at hindi lang sa showbiz. Sa bahay, sa school. No, boxes are nothing but expectations. It's a metaphor. No, you need to fit in that box to be accepted. In Liza's case, by the fans. No, yung box na yun, box ng Philippine show business, box ng Filipino fans. Eh, kahon ng Philippine showbiz, love team, di ba? Panumpa ni Nida Blanca, Nestor de Villa, Gloria Romero, Rogelio de la Rosa, yan. She was just stating facts.
one-dimensional ang career ng karamihan ng artista sa Pilipinas. Sa Hollywood, may box din sila, di ba? Because the American viewing public, they have expectations too. Kagaya ng mga Filipino fans. In the US, people expect you to be versatile or versatile. Doon, sa Hollywood, you count on a single formula. Excuse me. You cannot count on a single screen partner. You need to have chemistry on screen with different leading men. Take Julia Roberts, for example. That's the Hollywood box. You cannot count on love team. Imagine if she insisted early on, thinking outside the box, smart. That because of the success of Pretty Woman, she would only do projects where, Richard Gere will be her leading man, di ba? Sabi niya, gusto ko lahat ng pelikula ko, siya ka-love din ko. Kahit na ang role nung leading man, Indian siya. Gusto ko, gawin yung Indian yan, mukhang Indian. So ano na nangyari sa Notting Hill? Erin Brockovich, Mona Lisa Smile. Baka wala nang Julia Roberts ngayon. Emma Roberts na lang. Sa Bollywood, ganyan din. Di ba? They say Bollywood is as big, if not bigger than Hollywood. Doon, kahit gaano ka kagaling umarte, kahit gaano ka kamacho at kagwapo, may box doon. Maliit nga yung box nila doon . Kailangan magaling ka rin sumayaw. Hindi basta-basta sayaw, ha? Hindi yung sayaw nila Ogie Alcacid, sila Michael B. sa Octo Arts noon. In the end, pupunta sila sa beach, tapos magpaparty, magsasayaw doon. Very intricate yung mga dance movement ng mga Indian movies, di ba? Bordering yung cultural dance nila. Ayun yung box nila . Ganun talaga. Nothing wrong with that one. Number two, tayo lang naman bukod tangi sa mundo, ang may konsepto ng utang na loob. Walang exact equivalent definition yan sa English. Being grateful is not the same as having utang na loob. Magkaiba yan. In English, when someone is being grateful, ang focus doon sa tao na masaya. The focus is on the positive feeling, the thankfulness, yung content feeling that she is experiencing. Utang na loob, on the other hand, ang focus doon sa creditor. Yung utang kasi, may debtor, may creditor . Ang focus doon sa creditor, yung nagpa-utang. Hindi doon sa taong nagkakautang na loob. Okay? Kaya sa English, you can be grateful for having things. You can be grateful to objects. I am grateful for this cup of coffee, for all the opportunities that came my way. I am grateful for this house. Tagalogin mo yan, being grateful, utang na loob. May utang na loob ako dito sa kape. May utang na loob ako dito sa bahay na to. Iba. Now, since the focus of utang na loob is on the creditor, yung nagpa-utang, and not the debtor, yung nagkautang, yung creditor will often demand it, from those he feels owe him something. Diba? May utang sa akin yan, may utang sa akin yan, may utang sa akin yan. Utang di pwede singilin. Yun ang different. Being grateful, tsaka utang na loob. May sinisingil dito, yung Filipino version. Yung being grateful, di mo pwede singilin yan sa tao. You can tell someone, be grateful naman. But that is just a reminder. Reminding her, maging grateful ka. Pero yung utang na loob, yan, paniningil yan. Later on, we'll expound. Di ba dyan lahat nagsimula? Yung gulo. Hindi naman sa mga sinabi ni Liza. But from those demanding that she should pay her utang na loob to people who once played a part in her career. Biglang naningil yung mga tao. Doon nagkagulo. Yung American model is that showbiz is just like any other business. You work, you get paid. If you are a manager, you work, you get paid. If you are the TV station, you work,
you give something, magbigay ka ng kapital, you get paid. No? Reminder, if people made Liza rich and famous, she made those people rich and famous too, di ba? Tip for that, quits lang. It's business. I agree to be your manager, but you have to pay my fee. Di ba? You agree to be managed by me, you have to pay me this. Sa US, makikilala mo lang, lilitaw lang yung mga manager. Kapag nagkakademandahan na, di ba? Kasi hindi na bayaran, o kaya nakatispal ko naman ng pera yung manager, doon lang. Doon mo lang maririnig yung mga managers. Kasi hindi sila nagdedemand ng utang na loob. Bayad naman sila eh. Trabaho nila yun. Itong problema sa utang na loob. We use it when we want to put someone in his place. May pagkakalagyan ka, ilalagay kita sa tama mong pwesto. We don't hesitate to remind people they owe us. That if not for us, they won't be where they are right now. Tama? Often, itong mga to, yung mga pinagkakautangan mo, yung mga creditor mo ng utang na loob, they won't demand it directly. Yan pa eh. Pwedeng iba maningil yun ng utang. Iba yung maniningil for them. Other people will be the ones who will point out na wala kang utang na loob. Sa case ni Liza Soberano, sino-sino yung mga Lolit Solis, Christy Permin, Boya Bunda, a bunch of trolls, di ba? Oh, they did a job for Ogie Diaz. Although si Ogie naningil din. Ganyan-ganyan din sa bahay nyo, di ba? Sa nanay mo. Hindi naman yung nanay mo madalas magsasabi sa'yo. Minsan yung tita mo, minsan yung tito mo, minsan yung kaibigan nyo. Sasabihin, alam mo, matanda na yung nanay mo. Alam mo, yung nanay mo, di nakapag-aral yan dahil nabunti sa'yo. Gusto pa niyang bumalik sa pag-aaral, pero kailangan mo na mag-school. So, pinili na lang yan na ikaw mas maganda, ikaw makapag-aaral. Ayan. Diba? Very destructive. Yung utang na loob, it is a weapon to put people in their places. And what is worse is that it invalidates all the achievements of the person. Because if not for me, you won't be there. Kung hindi kita pinasok dyan, kung hindi kita pinag-aral, kung hindi kita tinuruan. So notice the difference between Western concept of being grateful. Gratefulness, gratitude, ha? Pansinin natin yung difference niya sa utang na loob version ng mga Pilipino. Compare natin mismo yung topic natin, si Liza. In English niya yung sagot niya. Nung narinig niya na ang dami na marami na nagbabash sa kanya, sinisingil na siya ng mga utang na loob niya. Ito yung sabi niya sa interview. And she spoke in English, which is the right language to use. Kasi English is more professional than Tagalog, Filipino. Ito yung sanabi niya. I feel like a lot of people have mixed reactions toward my vlog, but I'm speaking for my experiences and I will reiterate that I'm truly grateful for everything that I had and everything that I had experienced, everything that I have achieved in life, and I acknowledge that I wouldn't have any of that if everybody along the way wasn't there with me. Gratitude. Masaya. Papasalamat siya sa experiences. Papasalamat siya sa narating niya. Papasalamat siya sa lahat. Na everybody along the way. Gratitude. Being grateful. That's it. So, ito naman yung kay Ogie Diaz. Punong-puno ng paniningil ng utang na loob. Mind you, nung nilabas niya yung statement na to, ang dami nagsabi na, uy, ang napakabait ni Ogie Diaz, hindi nagtatanim ng sama ng loob. Aba, talagang siya pa rin yung iniisip niya, no? Ni Ogie Diaz, yung talent niya. Compare natin sa sinabi ni Liza. Ito ang sabi ni Ogie Diaz. Imaginin nyo ha, kung walang nangyari sa karir ni Liza, ibig sabihin may nangyari sa karir niya. Noong hawak ko siya at ng Star Magic, mandadamay, Star Magic. Para hindi lang siya. Malamang iba ang narating niya ngayon. See? May ibang pinagkalagyan ka, if not for us. At least okay na yan. Kaysa naman nagrarant na walang magandang nangyari sa career, di ba? Oh.
may nangyari because of them. Yung sinabi mong I didn't choose the name Liza, it was chosen for me. Oh, yung screen name na Liza Soberano na ibinigay sa iyo ni Tita Malu Santos, dine-deflect niya, not me, Tita Malu, ng Star Cinema, and Star Cinema, yan ang, eto na, nagtaguyod sa pamilya mo, nabigyan mo ng bahay at magandang buhay ang daddy mo, nakapagpadala ka rin ng tulong sa mami mo sa States, naibili mo ng bahay at lupa sa Amerika ang lolo at lola mo, hanggang lolo at lola, na kumupkop sa inyo ng kapatid mo si Justin noong nasa Amerika pa kayo. Diba? Tagos hanggang buto, hanggang lolo at lola, na ibili mo ng bahay at lupa, yung lolo at lola mo. Lahat yan ay dahil sa'yo. O, deflection na naman. Kunyari, sa'yo, eh, kasasabi namin kung sinabi kanina na kundi dahil sa akin, eh, indirectly. Eh. Dahil yan sa pagiging Liza Soberano mo. O, mas issue siguro yung screen name mo kung hindi tumatak o tinangkilik ng mga Pilipino. Eto pa. Kaya sa mga bashers ko na sinasabing mukha akong komisyon na hindi ako in-renew, sinabi pa na mukha akong pera at pinayaman naman ako, at kung hindi dahil kay Liza ay mamamatay ako sa gutom, darling, this is the reminder, no man is an island. That's the statement for ano eh, utang na loob eh. Diba? Tulong-tulungan tayo. Pag hindi nyo alam ang meaning niyan, baka kayo ang quote-unquote mamatay sa gutom, Liza. Diba? In short, kung wala kang utang na loob, baka mamatay ka sa gutom. Utang na loob. Utang na loob. Problema dyan, it can be due and demandable anytime. At yan, parang student debt sa Amerika habang buhay mong babayaran. Yun ang mahirap sa konsepto ng UL or utang na loob. Utang na loob. You know, she made a 14-minute monologue about how she feels, no, for the first time. And we want her to thank everybody doon sa 14-minute monologue. Diba? Eh, ilang minutes yung pasasalamat sa lahat? 10 minutes. 4 minuto na lang yung allotted sa kanya para sabihin niya yung gusto niya sabihin. Then we wonder why she felt boxed. Ngayon lang, we are boxing her. Diba? Ito dapat ginagawa mo, Liza. Ito dapat ang tinitingnan mo. Ito dapat iniisip mo. Ito dapat pinapasalamatan mo. Ito dapat ang sinasabi mo. To end our kapihan today. Listen, here's how twisted the concept of utang na loob, and therefore how twisted we are as a nation. A politician steals billions of pesos from the government and we are okay with it. Binoboto pa natin eh. But an actress forgot to thank her managers in a 14-minute monologue about, mind you ah, yung topic about herself. And not about her managers, about the people in her life. And the entire nation was hurt, shocked, and offended. Utang na loob. Toxic! Kaya, tara, kape! Ang ingrata ng bayan, si Liza Soberano. Ito ang lahi na mapagpahalaga sa salitang utang na loob. Tara, kape!